ay manguna ang pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumain niya nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon, panguna sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na magiging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang
Noong panahong iyon, samantalang dumaragsak ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakikita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang nakakabiglang pananalita ang narinig natin mula kay Jesus sa ating ebanghelyo. Sinabi ni Jesus sa mga dumaragsang tao, napakasama ng lahing ito. Napakasama ng lahing ito. Hindi po ba nakakagulat kapag nasabihan ka ng ganito? Yung bigla-bigla, no? Hindi mo naman kilala. Sasabihin ka o sasabihan ka, napakasama ng lahing ito. Pero, bukod sa pagkakagulat, magandang malaman natin ang dahilan kung bakit ito nasabi. Naghahanap kasi ng palatandaan ang mga tao mula sa langit at gusto nila ibigay ito sa kanila ni Jesus. Dumagsa sila kay Jesus para humingi ng tanda. Kaya nga, ang sabi ni Jesus sa kanila, walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. May tatlong dahilan kung bakit para kay Jesus napakasama ng mga tao. Tatlong dahilan o dalawang dahilan para maunawaan natin si Jesus. I stand correct. Dalawa lang po pala, no? Una, masama yung mga tao kasi ginagawa nilang hingian ang Diyos. Ginagawa nilang hingian ang Diyos. Kaya lang naman nila dinagsa si Jesus. Kaya lang naman sila pumunta kay Jesus ay dahil nakakita sila ng kababalaghang mula kay Jesus. Kaya lang sila lumalapit kay Jesus ay dahil nakatanggap sila mula kay Jesus. Kaya nga sila naghahanap pa ng iba mula kay Jesus. Para bang hindi pa sapat yung naibigay ni Jesus? Hindi pa sapat yung nakita nila kay Jesus? Sige pa, dagdagan mo pa, pahingi pa. Hindi po ba ang sama sa pakiramdam yung lalapitan ka lang dahil may kailangan sa'yo? Hindi ba't ang sakit yung
hinahanapan ka lang dahil may nakukuha sa'yo. Ang babaw namang dahilan para ikaw ay maging importante para sa mga tao dahil lang may napapala sa iyo. Ang sama dahil sa halip na tinatawag natin ang Diyos dahil meron tayong relasyon, ang sama kasi pinupuntahan lang natin ang Diyos dahil meron tayong hinihingi. O di ba? Parang hindi naman malayo sa nangyayari ngayon. Sa halip na tinatawag natin ang Panginoon, anong sinasabi natin? Penge noon. Di ba ganun tayo sa dasal? Penge noon. Penge noon. Ha? Hindi Panginoon. Yung mga tumatawag o nagsasabi ng penge noon, puro lang hingi. Pero yung tumatawag sa Diyos ng Panginoon, ibig sabihin, may pananampalataya, may relasyon sa Diyos. Ang sama ng mga tao dahil sila ay puro hingi lang sa Diyos. Pangalawang dahilan, ginawa nilang makina ang Diyos. Ngayong modernong panahon, kapag ang isang tao ay hindi alam ang sagot, sa halip na diskubrehin o sa halip na saliksikin, tatakbo agad sa computer. Di ba? Yung iba, ginugoogle agad. Nung araw, kapag hindi mo alam ang sagot, i-research mo yan. Aalamin mo yan. Magtatanong-tanong ka. Diba? Sasaliksikin mo yan. Pero ngayon, ang bilis. Takbo na lang sa computer. I-google. Alam ng sagot. Ganito, yung naging trato ng mga tao kay Jesus. Para bang makina na kapag mayroong tanong sa buhay at hinahanap sa buhay, sa halip na sila ang magdiskubre, sila ang magsaliksik, lahat kukunin ang sagot kay Jesus. Hindi ba ganito tayo ngayon? Yung kapag hindi mo alam ang sagot, humihingi ka ng sign, humihingi ka ng palatandaan, o hindi mo alam kung magpapakasal ka o mag-aasawa ka, hihingi ka ng sign. Hindi mo pa ba alam ang sagot? 10 taon na kayong nagsasama. Hindi mo pa ba alam? Humihingi ka pa ba ng sign? Hindi ba dapat nakilala mo na yung kasintahan mo? Hindi ba dapat nararamdaman mo? Kasi ikaw ang nakikipagrelasyon. Pero tinatanong pa rin natin ng Diyos. Hinihingi pa rin natin yung sign na para bang sinusubok natin ang Diyos. O kaya, kapag ikaw ay makikipaghiwalay, humihingi ka pa ng sign. Lilipat ng trabaho, hinihingi mo pa ang sign. Hindi ba dapat dinidiskubre mo to? Hindi ba dapat ikaw ang naghahanap ng sagot? Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na masama ang humingi at magtanong sa Diyos. Hindi po ito ang punto ko. Dahil pwede po, pwede tayong humingi sa Diyos. Pwede tayong magtanong sa Diyos, lalo na kapag gulong-gulo tayo. Dahil kaya naman tayo may Diyos ay para gabayan at tulungan tayo sa buhay. Kaya tayo may Diyos para may malapitan sa buhay. Pero dapat, una sa lahat, meron tayong relasyon sa Diyos. Relasyon ang binubuo natin sa Diyos. Meron tayo dapat ugnayan sa Diyos. Ito dapat ang meron tayo bago tayo humingi
o bago lang tayo magtanong sa Diyos. Nakakasama ng loob kung yung wala ka namang relasyon pero hinahanap mo lang ang tao dahil may kailangan ka. Pero kung ikaw ay may relasyon, kahit anong hingi, kahit anong tanong mo, hindi ba ang sarap ibigay dahil nakabuo ka ng relasyon? Mga kapatid, binigay sa atin si Jesus bilang ating kapatid. Kaya hindi lang po siya hingian, hindi lang siya takbuhan, dahil una sa lahat, siya ay ating kapamilya na dapat relasyon at ugnayan ang pinapalalim, hindi lang basta-basta tinatakbuhan at hinihingan. Ito po ang aral at nais sana nating matutunan sa araw na ito. Pwedeng humingi sa Diyos, pwedeng magtanong sa Diyos, pero ang palalalimin natin ay ang relasyon at ugnayan natin sa Diyos. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumabaling tayo sa pananalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik-loob. Ating sambitin sa bawat panalangin, Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae, naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ati nawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Katulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway itakwil natin ang mga masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos sa mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos sa mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos sa mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Nang may tiwala at pananampalataya sa Diyos, ilapit natin sa Kanya ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos sa mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahang ipahayag ang pagdating ng iyong anak. Mula sa walang hanggan, niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanya sa mapagpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo.
aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwa. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Stay with me.
child, stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami ay gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Hiyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Makundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno.
Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.